Hey guys! Kamusta kayong lahat? Welcome dito sa channel. Sana nasa pabuti kayo. Yun, nakikita nyo yan? Birthday ko ngayon. Eto, itong araw na to. Etong ginagawa kong video na to. So, kung meron man akong i-wish, kung bibigyan ako ng pagkakataon na mag-wish, alam nyo na yun. Subscribe kayo, like, comment, kahit ano para matulungan tong channel na to na umangat. Matagal niya na itong pinagpaplanuhan eh. For dating. Pag may lumutang na ano to eh, may crab sa loob. Tapos pipino. Tsaka yun. Parang kinakain natin sa mga buffet. Yeah. Yun yung lasa niya. So, ang video na ito ngayon eh, iPhone 12 na naman. Bakit ganun? Ikukumpara ko naman ngayon yung iPhone 12 Pro sa iPhone 7. Para malaman natin kung talagang gaano ba kalaki yung pagkakaiba no, nung na-innovate ng iPhone 12. Mula dun sa mga lumang iPhone nila, papunta dun sa pinakabago. No? Taubos na. Enjoy. Order pa ako? May sushi na gawa ko. Order pa ako? Buffet yan, buffet. Ang buffet pa rin. Open yung restaurant pa dito. A kilo will help you. Make a wish muna. Make a wish, Daddy. Make a wish. Let's close our eyes na. Close eyes. Mahinig ka na. Close our eyes na. Hindi siya nahinig. Close your eyes. Mag-wish tayo, mag-wish. Hot. Oh, hot, my love! Good. Blow na blow. Yay! Sa umpisa pa lang, alam naman natin na talo na talaga yung iPhone 7. Unang-una, lumang cellphone to. Tapos yung camera niya, syempre, luma na din. Technically, talo talaga yung iPhone 7 sa iPhone 12. Pero, yung usability, siguradong magagamit mo pa. Hindi siya basta maiiwanan. Pwede mo pa rin siyang i-incorporate sa mga video mo. Tapos sa mga ano pa, sa mga social media, pag mag-upload ka, kinocompress pa nila yan. Kagaya sa YouTube, sa Facebook. So hindi mo masyado makikita yung pagkakaiba na galing pala to sa iPhone 7, galing pala to sa iPhone 12. Pagdating sa photo, hindi na ako masyado na surprise. Kasi magaling talaga yung iPhone sa paggagawa ng ano, ng camera nila. Hindi masyadong malaki yung pagkakaiba, ha? Para sa akin, no? Basta, hindi masyadong malaki yung pagkakaiba. Hindi na ako masyado na surprise doon. Pagdating naman sa video, eto naman, guys. Try natin na nagba-vlog ganito. Halimbawa, nagba-vlog tayo gamit yung cellphone. Yan, eto ang resulta. Hindi ko nakikita yan kasi ginamit ko yung likod na camera. Tapos dito sa iPhone 12, hindi to yung pinaka-widest niya, ha? Hindi ko nagagamitin yun. Yung normal lang to nagamit ko. Pati dito sa iPhone 7, yan, normal lang talaga yan kasi wala yung ibang camera. So, yan lang ang gamit niya. Tapos, malalaman na rin natin dito yung audio na galing dun sa mga cellphone. Kung talagang usable ba, di ba? Yun naman ang purpose nun eh, guys. Kasi, importante yung audio sa mga video, di ba? So, yan. Yan yung sample. Okay, guys. Hi, ano ba? Magagamit ba yan? Okay ba? So yan, malalaman ko yan mamaya pag pinanood ko na to. Ito ngayon ay sample footage na galing sa iPhone 7. Ang ganda din. Kita mo yung detail sa labas. Yan, nakafocus kasi yan sa labas. Kaya, yan, ayos din. Hindi masyado talaga mapag-iiwanan, no? Ayos na ayos. Yan, makikita mo na yung kahinaan ng iPhone 7 na pag finocus ko na siya sa loob, yan, katulad yan, finocus ko na siya dun sa camera ko, masyado ng, ano, expose yung labas. Masyado ng bright, wala na yung detail. Yun, doon mo makikita yung disadvantage. Ito naman yung sample footage ng iPhone 12. Ang ganda ng pagkaka-expose niya. Kita mo yung detail, yung kulay, ang ganda. Tapos, kapag finocus ko naman dito sa loob, yan, yung sa camera ko naman nakafocus siya,
meron pa rin detail dun sa labas. Yan, o, kita nyo pa rin yung building, kaso hindi na ganun kalinaw yung sky. No? Hindi katulad dun sa iPhone 7 na talagang maliwanag na yung labas kapag finocus ko na sa loob. Yun, nakikita mo dun yung advantage ng iPhone 12 Pro. Yun guys, kailangan ko sabihin sa inyo to, no? Ang sabi ko dun kanina, dun sa naunang part ng video, na hindi masyadong malaki yung pagkakaiba, ha? Para sa akin, no? Pero habang inaayos ko yung mga photo, yung pinagkukumpara ko talaga sila, yung tinititigan ko maigi sa mas malaking screen na, ang tindi. Walang pagkakaiba. Masasabi kong ganun. Walang pagkakaiba. Parang tumingin ka sa iPhone 12, pwedeng ganito. Pag sinabi sa akin na, ito galing sa iPhone 12 to, pero ang totoo sa iPhone 7 lang siya, maniniwala ako. Kasi, hayop na yan. Ang lupit, hindi masyadong nag-innovate, no? Medyo ganun tayo dyan sa iPhone 12. Hindi masyadong nag-innovate yung camera talaga nila. Kasi una pa lang nalinabas nila yung mga smartphone nila, talagang malulupit na yung camera eh. So, siguro hindi na masyadong nadagdagan. Ang isa lang sa malaking advantage ng iPhone 12 eh yung video. Pagdating sa video, medyo tagilid na yung iPhone 7. At saka yung audio. Straight from the phone na audio, eh mas malakas at saka mas buo yung tunog ng iPhone 12. Yun lang. Pero pagdating sa picture, sa pagkuha ng photo, no. Yun guys, that's it for this video. Salamat sa panood. Comment kayo kung anong masasabi nyo, no? Kung ano pang comparison. Ano pa pwede natin i-compare dito sa iPhone 12 Pro na to, no? So, i-comment yan guys kung meron kayong idea. Subscribe kayo guys kung hindi pa. And I will see you sa sunod na video. Bye!